Hi guys! Here's another episode of our awareness video tungkol sa mga video na hindi ko na-appreciate dito sa TikTok, lalo na yung mga videos na nag-i-spread or nagpapahiwatag ng negativity sa mga kabataan. My apologies na hindi ako nakakapag-upload ng mga ganitong videos often, kahit na siguro inaabangan ninyo kasi galit na galit kayo sa akin bakit ako nagbibigay ng feedback sa mga favorite na content creators ninyo. But I'm sorry guys, I'm quite busy, especially in the summer kasi may schedule dito, schedule doon, kaya madalang lang akong gumagawa ng ganitong video. But I hope you guys would watch it and understand bakit ko ginagawa ito, lalong-lalo na sa mga kabataan natin. Our next video ay tungkol sa taong ito, and I think na familiar ito sa inyo kasi nga ginagawa niyong dab ito kasi tuwang-tuwa kayo sa pananalita niya, lalong-lalo na sa English niya. Gusto ko lang klaruhin sa lahat ng mga kababayan natin na sa totoo lang, para sa mga native speakers of English, hindi sila talaga masyadong concerned sa grammar. Hindi rin sila masyadong concerned sa accent mo. Kasi ang importante is nakikipag-communicate ka. And that's what she's doing. Sa tingin ko, napaka-importante na makita natin yung importansya ng pakikipag-communicate. Kasi yan yung paraan para magkakaroon ng maayos na relasyon, di ba? Lalong-lalo na ang mag-asawa or magkasintahan. Kung okay naman pala na nakikipag-communicate sa tao, o di kaya sa kasintahan, o sa asawa, anong problema sa mga videos niya? Sa tingin ko po, dapat i-remind ko po kayo sa famous na issue dito sa TikTok, yung Passport Bros. At ang dami nga mga Pilipinas ang gumawa ng content tungkol doon na nagsasabi na mali kayo. Hindi cheap ang hinahanap ng mga Passport Bros kasi magaling mag-English ang mga Pilipina. And yet, you are popularizing her videos, dinadab nyo pa kasi tuwang-tuwa kayo. Diyan pumapasok ang toxic culture ng mga Pilipino. Ang toxic natin kasi pinapopularize natin, pinagtatawanan natin, and then pinapamukha natin na talagang katawa-tawa at mali-mali yung mga sinasabi niya. Pero para magkaroon kayo ng benefit, dinadab nyo, nilalagay nyo sa content nyo, kasi ang daming nagla-like, ba? Diba? Meron kayong nakukuha sa mga videos niya. Yan yung problema dyan. And yet, kapag nakita ng mga kabataan, hindi yung katatawan na nyo nakikita nila eh. Yung nakukuha nila ay pwede pala na ipapublic yung relationship. Pwede pala na ganito ang pag-usapan online. Pwede pala na ang daming nakakaalam ng relasyon ko sa kasintahan ko o sa asawa ko. Kaya I'm reminding the children na hindi po ganun ang relasyon. If you're happy, then keep it private kasi hindi lahat na nakikita yung kasiyahan mo ay nasisiyahan din siya. Marami nga dyan na kapag masaya ka, naiinis sila sa'yo. Marami nga dyan kapag may achievement ka, ayaw nila sa'yo. Kaya talaga, if you have happy things in life, mas mainam, keep it private or keep it with your family. Kaya sa totoo lang, naaawa nga ako sa kanya. Kasi I think talagang wala sa kanya or talagang inosente siya na talagang nakipag-usap lang siya. Nagiging public yung usapan nila hanggat na naging popular siya at nai-enjoy din niya yung mga reactions at nakukuha niyang mga attention galing sa ibang tao na hindi naman niya kilala. Pero please naman, huwag nating ipakita yung pagka-toxic natin mga Pilipino. Diba? So sa mga kabataan, keep your relationship in private. Kasi the more you make it public, the more yung insecurities ng isang relationship. At talagang walang isang masayang relasyon kung lahat ng tao at buong mundo ay nakakaalam.